guys, welcome back to my channel. Ayan, so this is another special video or special vlog kasi merong nag-iingay na construction. Okay na. So, di na ako magpapaligoy-ligoy pa, ano. 2 months ago, merong nag-reach out sa akin na bag company. So, this bag company, they carry designer bags. So, gumagawa sila talaga ng mga expensive, mga Heart Evangelista levels na bags. And sobrang naramdaman ko na, oh my gosh, I'm such a legit vlogger. Kasi they were so generous to reach out to me kahit sobrang... Papakita ko na, wala nang paligiligay pa. So, ayan! Ayan. So, ito siya guys, talaga naka-gold na lalagyan pa. Kasi ito, anong tawag dito yung dust bag? Something ganun nata. Basta halos lahat ng designer bags merong kasamang ganyan para ma-protect yung bag, para hindi daw siya pa kalat-kalat dyan. But anyway, since isa akong normal na tao na hindi ko naman talaga afford ito, gusto kong ipakita sa inyo kung talagang practical nga bang magkaroon ng isang designer bag na magagamit nyo kapag magko-commute, pupunta nyo sa dagat, lalabas with friends, mag-Jollibee, magmamakdo, mga ganun. And syempre, hahayaan ko na rin kayong sumilip kung ano nga ba ang laman ng aking bag. In English, what's in my bag, ganun. Okay, so, let's peel it off. Ayan. Kung nanonood talaga kayo kina Mama Ant, kina Raise Vlogs, kina Nanay Aisha, and mga other YouTubers, alam nyo na halos ganito yung designs ng kanilang bag. So, Teddy Blake is actually generous to let me choose kung anong color, design, and everything, size, ayan. And ang pinili ko guys is itong Fizzel Leather. Ito yung kanyang kulay, Fizzel. Hindi ko alam, not familiar with the term. Medyo taupe na papunta sa gray. Grayish taupe ang color. And then, this one is Eva Gold. Ayan. Kasi gold yung kanyang hardware. Kasi mas classy tignan. Classy looking. O, diba? And then, this one is 14 inches yung pinakamalaki. Pinili ko yung 14 inches, syempre, kasi proportionate to my body. Sobrang laki ko naman, girly. Kapag gagamitin ko yung mga 12 inches, parang ako may dalang notebook, ganun. Okay, so, buksan na natin. Kalikuti natin. Ay, kung sakit sa pinaban. Okay, so let's open the bag. Sobrang dami niyang laman. As in, ito muna kasi medyo mabigat siya. Okay, so ang first one guys is aking tumbler. Ayan, so ito is yung Starbucks tumbler. Ayan, and this one is a gift from Beauty Lab PH. Yung owner kasi ng online shop na yun guys, natuwa naman ako kasi nag-message siya and pinapapili niya ako kung anong color yung gusto ko. So pinili ko is itong marble white Starbucks 12 plus na tumbler. Ayan siya. And ang kasya dito is 600 ml. So, leak-proof siya, guys. And kapag naglagay ka ng hot or cold water, talagang nakikip niya yung temperature siguro around 3 to 4 hours. Ganyan. Or longer. Hindi ko pa natry. Kasi hindi pa naman ako nag-store ng ganong katagal na hindi ko pa ininom. So, ayun. Very, ay, grabe. Kung gusto niya rin mag-order dito, guys, silalagay ko na lang yung name ng Instagram ng Beauty Lab page sa description box down below. Ayan. So, ito siya. Okay. So, next one, guys. Yung mga mapupulot ka na lang, ha, very randomly. Ayan, so next one is yung Mama Ann Clothes brush na bag. Yung bag lang, ginamit ko siya guys, nalalagyan ng aking mga gadgets. Ayun. Ay, hindi pala gadget, yung mga accessories. So, meron ako dito nung charger ko. Ayan siya, charger. Pukpuk pa more. Kinakabit kasi yung internet namin guys. Ayan, and then merong mga camera batteries. So, by the way, speaking of camera batteries, biglang nag-discuss na. Ang dami kasi nagtatanong sa mga aspiring vloggers dyan. Si Ate May kasi ang nagsabi sa akin nito about this Wasabi Power, ang brand na batteries. So, these are, anong term? Third party. These are Class A batteries. And then, 1799 siya, dalawa na. Meron pang kasamang charger. Yung charger, guys, ang plug niya is yung normal na charger ng Android. So, ito yung lagi yung binadala kasi dalawa ang matcha-charge niya at the same time. And, mas long-lasting pa yung Class A batteries kasi mas marami siya. This one is 1,100 mAh. Yung normal na battery ng Canon is nasa 875 lang. Yun, wasabing ginagamit ko ngayon. So, mas reliable. If ever na naghahanap kayo, ilagay ko na lang din sa description box. Sa Lazada ko siya nabili, guys. Ayun. And then, next na naman niya yung lens cap ng camera. Tapos, meron ako mang calligraphy pens. Hindi naman ako super galing mag-calligraphy, pero naging stress reliever ko siya lately. Sabi ko nga sa inyo, isa sa pampawala ko ng stress, sinusulat ko lahat ng worries ko. Like, all the time. Ayun. Kaya meron din akong planner sa bag ko na later, makikita nyo na. And by the way, dito ang laman niya rin kapag normal days, ginagamit ko kasi yung microphone, condenser mic. Lagi ko yung dala, pati yung cord niya, nandito yan. Kasyang-kasya sila. Plus, maganda kasi yung material nitong ano eh, nitong bag ni Mama Ann. Like, kahit mabasa siya sa labas, hindi siya agad magpa-penetrate yung liquid. So,
super safe sa gadgets. Ganun. Okay, so next one, guys. Since meron ako mga pens, meron akong dalang planner. Ayan, so, nasama ko na ito sa last video ko, yung nagpunta tayo ng JRP. Binili ko to sa Landmark for 279 pesos ata, parang ganun. Yon, if ever may magtanong bakit hindi ako nag-Starbucks na planner, number one, mahal naman ang inumin sa Starbucks, guys. Makape akong tao, pero hindi ko kayo mag-spend ng ganun kamahal, 200 pesos for one cup of coffee. Hindi ko talaga kaya, hindi natin afford. Okay, so ito yung aking planner. Oh my gosh. Tanan! Sabi ko di ko mapakita, pero ayan na. So, meron ako. Ito yung ID ko nung college. Grabe, hindi ko kamukha sobrang itim. Naalala ko nung college, may mga nagsabi pata sa akin na nagpakitoke daw ako. Maitim lang talaga ako niyan. Kasi syempre, di ba, pag-graduate ka ng high school, maraming kayong outing para mag-catch up bago maghiwa-hiwalay, ganun. Yun. Syempre, nag-outing-outing kami bago kami magpa-picture, di ba, for school ID. Kaya ganyan ang itsura ko dyan. And then, may mga emergency, 2x2, 1x1, mga pictures, if ever lang na kailanganin. Ayun. And then, mga important documents. Talaga, shinare ko yung mga important. Ito, may mga calling card, mga JRP, nung nagpunta kami ng GMA. Ayan, nandiyan lahat. Tapos, mga ticket. Again, mga napuntahan kong mga hanas-hanas na events na may ticket, nandito lahat. And then wala, ayoko ipakita yung contents, guys, pero ayan yung aking planner. Ito, sticker lang from Skin Potions nung event nila nung launching ng Dream Cream. Ayan, ginuha ko lang kasi ang sabi niya, dream on. O, diba? Totoo yan. Keep on dreaming, pak ganun. Tapos meron dito, katawa to, medyo funny. Ay! Hindi ko na ipapakita, basta paper siya, pero yung nasa loob is in-edit ko na. Ayoko ipakita yung plano ko ng December. Nakakahiya. Kasi, itong planner is for 2019. Eh, laging akong may dalang planner, guys. Ayoko nang dalhin yung 2018 planner ko na maliit lang siyang notebook. Pinunit ko yung page na ito. Tapos, pinalitan ko na ng label, yung medyo bago-bago pa. And then, nilagay ko dyan yung plans ko ng December. Anyway, patapos naman ng December. Kaya, sabi ko, piece of paper na lang para dito na ako mag-write. And to remind myself kung meron ba akong mga bagay na nakaschedule sa araw na yon, ganon. Ayun, tapos merong bill ng kurente. Tapos may passport. Para dagdag ID lang, guys, hindi naman ako nagta-travel. Hindi pa ako pwedeng mag-travel sa ibang bansa because of personal reasons. And then meron akong good moral and right conduct mula sa aking school. Ang random ng mga nakalagay na. In case, kasi ito kasi yung mga bagay na minsan tinatanong, for example, nag-follow for my employment, o diba at least meron akong dala-dalang mga files. And then ito, guys, mga vouchers, e-tickets na na-print, ayun. And then meron akong picture again, yung may double-sided tape. Passport size naman ito, in case na naman. Ganun ako, very Girl Scout. Tapos maganda pala sa na planner na to, guys. Meron siyang nalagyan ng ballpen, pero wala nakalagay na ballpen kasi nga naghahanap pa ako ng G-Tech. Nakakaloka, walang G-Tech dito sa La Union. Wala kang G-Tech sa Pangasinan. Siguro yun ang mga usong pinangregalo nung Pasko, nung mga Christmas party kayo naubos. Okay, so next one, guys. Ilasan natin yung makeup kit, ha? Itong tote bag. Merong dalang sa ako. Lagi kong inaasar mga ka daw sa ako yung mga bag ko. Ito kasi, guys, yung tote bag na lagi kong dala, or marami akong ganito actually, kapag mamamalengke lang, yung mga simple-simpleng labas lang. Pero at times na may dala akong ganitong mamahaling bag, kasi hindi siya na lalak, guys, tas hassle kapag ipapasok-pasok ko pa ganun. So meron akong laging dalang extra na tote bag, lalo pag nasa Manila. Kasi for example, may biglang napusuan akong bilhin na something fragile, or hindi kasha dito, pwede kong ilagay dito kasabay ng hawak ko to. Ayun, and this one, by the way, is from Typo. Nabili ko siya noong naglalakad-lakad ako sa may Uptown Mall. 99 pesos lang siya, pero sobrang ganda. It says, be happy. And then also, nakalagay din pala dito sa bag ko yung vlogging camera, or yung camera ko. Nag-isang naman siya. Nilagay ko na muna yung case just to mimic yung itsura or position niya sa bag. Sobrang bigat ng bag ko, guys, pagdala ko yung camera. Ang laking weight niya. And then, magugulat kayo, meron akong dalang tripod. Yes, meron akong dalang tripod, yung malaki talaga, guys, ha. And this one is just 499 pesos sa Lazada. Alam niyo, nagpunta ko sa gym event, nakita nila tong tripod kong to. Nakakatuwa, lahat sila nagtanong, ano yung tripod mo? Parang, imbes sa tanungin ko yung pangalan ko or ano yung channel or Instagram ko, unang tanong, wow, saan mo nabili yung tripod mo, ganun. And this one is sa Lazada, lagi ko ulit yung link sa baba, 499 pesos lang siya. Kawawa naman si Ate Jenzel, hindi siya nakaabot, nag-out of stock. Ayan, pero sobrang ganda niya, guys, kasi pwedeng, ano yun yung may swivel? Ayan, tapos super sturdy niya talaga. Tapos pwede mong tanggalin yan pag gusto mo na fixed lang. Ayan, fixed lang halimbawa, ganyan. Tapos, pwede mong pa siyang ipabukaka ng more. Pak, o, oh, diba, buti pa to, napapabukaka ng more, ganyan.
Ayun, balik na natin. Ay, hindi ko pa pala nasama yung mga gilid-gilid, guys. Okay, so, dito yung walang zipper. Ang mga laman niya is, number one, meron akong dalang malaking vice na mirror. Yan, kaya sobrang lagi kong dala to, guys. Kasi sobrang ganda niya. Basta kita yung buong mukha ko pag nag-makeup ako, nag-retouch. As in, no shame ako na parang... powder-powder ganon. Perfect. Ayan, tong vice. Alam nyo, hindi ata nila binibenta to. Ang dami nagme-message sa akin na nabibilhin daw nila yung ganito dun sa last na video ko ng Vice Cosmetics, yung ASMR. Kung hindi nyo panood, nasa i-button. Ayan. Kasi na-mention ko, nag-joke ako dun na ibibenta ko. Pero hindi siya for sale, guys. Ha? I'm so sorry. And the next one is itong pouch na to. Maliit na pouch, leather pouch. Ito yung earphones. Ayan. And ang kasama nito minsan is yung aking card reader, tapos yung OTG. Yung mga importanteng bagay na talagang dapat hindi nababasa. Yung OTG, SD card, alam nyo naman, nandun yung mga vlogs natin, mga be. Kailangan i-secure yung mga yun kasi sobrang hirap mag-vlog, tapos biglang mawawala. Diyos ko, hindi ko kakayanin. Okay, and then, meron akong suklay. Ayan. Yan lang, very normal na wide tooth na ko. Tapos yung aking on-the-go na pang-retouch lagi is yung Caradium na oil corrector pack. Ayan, nabanggit ko na yun ng ilang beses. And lip tint, this time ang gamit-gamit ko is yung Tint to Go in the shade Dust Me. Pero sa sobrang daming nasisend sa akin na lip tint, guys, talagang in-alternate ko yung paggamit sa kanali. Andito sila lahat. Lahat ng lip tint nandyan, girly. Kaya iba, guys, pinapamigay ko na lang or yung iba is giveaway. Kasi mabilis mapanis ang lip tint, guys. Kaya ayan siya. Then sa bag na may zipper naman, guys, dyan nakalagay yung mga cellphone. Dyan, dyan siya. Dyan sila pala. Tapos nandyan din yung jewelries ko minsan. Yung favorite ko na necklace and then bracelet. Hindi ko kasi nilagay dyan kasi kakatanggal ko lang kagabi. Ayan. This is from Caris, mga beshi. So, if you want to purchase these jewelries, ayan. Glow in the dark tong mga to. So, nagamit ko na rin to sa vlog ko noong... Nagpunta kami sa Thunderbird, ayan. Okay, so halos paubos na, wala ng laman. Sobrang konti lang talaga ng laman, pero sobrang mabibigat. Ayan, so next is wallet. Ito yung wallet ko, guys, hindi ako mawallet nung mga mahahaba, yung mga mag-girl-girl na wallet. Mas prefer ko nung pouch, kasi, ewan ko lang, parang, ito lang naman din yung laman ng wallet ko, puro sa ID tsaka barya. Hindi naman ako super, may daladalang bills, may mga card, kung ano. Kaya yan lang siya. Tapos, mas convenient. So, ang laman ng wallet ko... License, of course, SM Advantage card, ATM card, BIP card, SM Advantage card ni Kuya, balik ko na. Tapos, ayan, mga pero, di ba bongga, 20 pesos lang pera natin. And then, Moonleaf loyalty card, kasi dyan ako lagi nag-upload dito sa San Fernando, La Union. Yun lang ating may pinakamabilis na internet at pinakamaayos na cafe or milk tihan. So, dun tayo. Nakadalawang loyalty card na ako, mga besh. And then, mga resibo, tapos, yung ano, yung cover ng camera, naka-plastic talaga. Yung lalagyan, yung mount ng flash and then microphone, yun, tinabi ko siya. Sa wallet ko nilagay kasi tinitreat ko siya as precious piece. Kasi chinek ko sa Lazada na sa 1.5 ata yung ganyang kaliit na kaloka. And then mga barya, of course. And then, yung aking mini rosary. Sabi ko sa inyo, nasa wallet lahat ng importante na items. Ayan. Ito dapat laging meron kayo talaga sa bag nyo. And also, guys, meron pala yung authenticity card nung Teddy Blake bag. Balik ko na. Mawala siya, besh. Next one, guys, is yung mga bagay-bagay na mga toiletries ko sa bag ko. Yes, may mga dala-dala pa din akong toiletries. So, una, guys, alcohol. Sponsored. Not sponsored by Green Cross. Siyempre, aking cushion. Always on the go. Kaya, meron akong cushion. My favorite cushion. Na out of stock ang shade ng natural. Pati ako na problema. Paano tayo mag-repurchase? And then, yung aking paboritong pabango is from Lucky Lulu. This one is in Brisa. So, ayan, 100 ml. Paubos na siya, pero okay lang. Local brand naman ng Lucky Lulu. Madali lang ma-repurchase. And then, lotion. Yes, nag-lotion ako. Kung alam, kung kilala niyo ako personally, hindi ako ma-lotion, guys, kasi nandidiri ako sa feeling. Pero, mas nandiri na ako sa kamay kung napakagaspang. At saka, pag may events kasi, ang dami kong nakaka-encounter, nahiya ako makipag-shake hands. So, lagi ako may dalang lotion. And this one is from Nivea Intensive Moisture. Mukhang okay naman siya. Sobrang bango niya. Nakalahati ko na nga. And the next one is aking hair. Ayun. Yung L'Oreal Elsevier. Hindi ko alam basahin. Extraordinary Oil. Nung may kulay pa yung buhok ko, ito yung lagi yung ginagamit kasi para siyang vitres pero hindi ganun kalagkit. Kaya, I love it. Ayan siya. And then lastly, ito na. Ang huling laman na aking bag is yung aking makeup kit. May mga toothbrush pa halo-halo. Minsan kasi hindi ako consistent na nag-organize ng mga gamit-gamit. Kaya
Minsan, basta ilagay ko sa isang pouch, okay na ako. Basta hindi siya kalat-kalat sa bag. Okay, so ang laman niya guys, pakita ko na lang randomly ha. Merong toothbrush and toothpaste. Importante yan. And then floss. Lagi kasi akong tinitinga yung... Grabe talaga yung puwang ng ngipin ko mga be. Ay, yung, alam mo kahit pinapay lang kainin ko, magkakatinga ako. Kakaloka. Ayan. And then next one, syempre, curlash. Ang tawag curlash. Eyelash curler. Tapos, meron ako mga ponytail. Ayan. Emergency. Importante yan. And then, yung aking mascara. Favorite mascara of all time. Hindi ko pa natry yung bago ng Maybelline. I-try ko yun. Siguro, i-mention ko sa vlog or Instagram stories if magustuhan ko. Sige. Hindi ko pa kasi ubus yung mga mascara ko, guys. Sobrang dami. Ayokong ma-expire lang sila. Ayun. And then, yan. Maybelline Hyper Curl. Kilay Tools, of course. Ang gamit ko is from Detail Make Brow, yung dark brown. Pero mag-repurchase ako kasi paubos na to. Bili ako ng ash brown. Sabi nung friend ko, si Kat, Project Pan PH. Mas maganda daw yun. And mas maganda nga talaga yung itsura sa kanya. So, gaya-gaya tayo, diba? And then, Marionona brush. May trusted na eyebrow brush. Sobrang tagal na ito sa akin. Mga 3 years, 4 years. No joke. Totoo yun. 4 years na siya sa akin. Ayan. Kuripot lang, no? Hindi mo mabili na. And then, meron din akong lip balm, guys. Partner nung lotion. Kasi, lagi din akong ma-lip balm. Lagi. Lagi talaga. Before matulog, pagising ganun. Kompleto. Next is yung mga aking recently na favorite na mga all-in-one or multi-purpose products. Ito is yung Skin Potions in the shade Dylan. Ayan siya. And this one, sobrang gustong-gusto ko, is from Beauty Wonder PH. Gabi, sabog-sabog na siya, girly. Sobrang dugyot na. Ito yung kanilang mousse blush in the shade Punch. Sobrang talino talaga ng mga nakaisip nito kasi alam mo yung effortless na ganda ganon, achieve na achieve mo na isang product lang, kaya lagi kong dala-dala yan sa aking bag. And then next guys, walang kasawaan, sobrang dami kong for the cheeks and then eyes. Ito naman yung powder form talaga. Ito yung mga Aura collection ng Vice Cosmetics, so this one in for sure for contour, pero pwede rin kasi siya sa eyes. And then title, ayan, ito yung best 2 para sa akin dun sa Aura collection. Ayan. And then, yung aking favorite na lip combo, alam nyo na ba? Kung matagal ka ng viewer ng channel ko, alam mo na ito yung laging technique ko, yung ombre. Pero hindi ko suot ngayon kasi kaka-review ko ng Vice Cosmetics. This one in the shade Zelavu. Ayun, Zelavu, yung kanilang velvet liquid lip kit. Ayun. So, ayan, Sunny Space na nudies and then Merzy na lip tint in the shade Firenze Negroni. Ay, ala! Lumipad. Again, on the description box down below. And then, meron ding ditong brush. Ito na yung literal na one brush makeup challenge ako everyday. Ang gamit ko is from Beauty Cosmetics. Matagal na tong brand na to guys, yung hindi pa uso ang Unclothed brushes, ang mga Morphe. Mga ano pa to, ito pa yung laging ginagamit ni Miss Seicho ko sa kanyang channel, kaya ako napabili. Yun, Beauty Cosmetics. Ganyan lang siya, very overall face brush. Ayan, dala ko yan lagi. And then, meron din pala ako dito guys from CalmScentsOil.ph. CalmScents Oils ba yun? Ayan, energy boost na essential oil blends. Yun. This is to help keep you on task and focus. Pick me up for your long day. Yes, ito yung ginagamit ko. Lagay mo lang siya dyan, dito sa ulo or kahit saan. Pag naamoy mo kasi ito guys, sobrang nakaka-relax siya. Soothing, kumbaga talagang basta relaxing, energy boost literal. And then, ang last na laman ng aking mesh bag, ito, hairpin star lang yan. Wala, emergency lang kung gusto mo magbaganda, nakasalubong mo si crush, ganon. Yan ang gamit-gamit ko. And then, yung lock ng Teddy Blake. Tapos mga hairpin, emergency hairpin, ayan. So I think yun lang yun naman ng aking bag guys. And ito na nga, since ginamit ko siya, this is really tested na by me sa commute. Nag-MRT ako gamit nito. Alam nyo guys, hindi ako super fan ng expensive bags. But mind you, sobrang natuwa ako kasi nung ito yung gamit-gamit ko, naramdaman ko talaga yung difference ng designer or expensive bag doon sa mga putso-putso na bibili na buy one take one, dyan sa SM, minsan sa Bangketa, minsan sa Divisoria, yun, suki ako doon. Ito guys, imagine mo yung lahat ng dala kong gamit, nagpunta ko ng Bulacan to Makati yung trinavel ko noon ha. Nakasabit yung strap na ganyan, tapos sinusupport ko lang ganyan ang hawak. Alam nyo, hindi siya na, yung parang nahila ba, yung hindi siya na-distort, as in hindi siya na-distort. Kaya sabi ko, shocks, grabe, sobrang tibay ng bag na to. Ganito pala ang leather talaga. Medyo ma... Kalong kong okay ako na amoy mamahali, na amoy hayof. Pero bawing-bawi naman guys. Kasi sobrang, alam mo yung term namin na Ilocano, yung nalagda.
nalagdan. Kasi lang, basta sobrang ganda ng pagkakagawa. And isang gusto ko, guys, meron siyang, ano yun, yung parang skeleton structure ganyan. So, kahit ipatong mo siya, hindi didikit yung mismong bag doon sa floor, sa banyo, ganyan. Plus, yung loob niya, guys, is sobrang luwag. Ang dami mong pwedeng ilagay. And also, pwede siya in two styles. So, pwedeng ganyan lang siya as is na hawak mo. Pwedeng wala yung strap, pwedeng meron yung strap. Pero lagi ko lang siyang iniiwang ganyan in case na, alam mo yun, nabigatan ka, gusto mo mag-iba ng posisyon. Ayan. And, if gusto mo namang ilock, pwede mong ilabas yung flap. Tapos, ishoot mo siyang ganyan. Ayan. Kahit may strap siya, pwedeng-pwede mo yung isara. Pakita ko nga, para hindi nyo sabing modus ako. Ayan. Tapos, yung sabit-sabit niya, bling-bling, kung saan nasan yung susi, pwede mo itago ganyan. Nandito lang sa likod. Para pag ilalak mo siya, oh, di ba, nare-reach, ganun. And ayan, guys, sobrang ganda, grabe. Para sa akin, parang perfect bag na siya. Ang kulang na lang siguro na suggestion ko. Oh, nag-suggest, makikinig kayo ang Teddy Blake, pero sana makinig sila. Sana meron pang pocket na maliit dito sa likod or something. Or ba't nakaka-cheap yun? Ewan ko, akin lang yun, ha? Siyempre, for example, nilock mo siyang ganyan. Ibig sabihin, hindi accessible, ang hassle na i-open mo ulit. For example, nasa MRT ako, kukunin ko na yung beep card ko. And mas maganda sana kung may pocket lang siya. Para sa mga emergency na i-shoot, resibo, barya, mga ganyan. Okay sana yung kahit mini pocket lang dito. Ayun. Share lang naman, ano. Sana nakikinig ang Teddy Blake. Teddy? So, ayun na nga, guys. Alam ko kung gusto nyong malaman kung worth it ba magkaroon ng designer bag. Alam nyo, for me, dalawa kasi yan. Yes, talaga, if you have the money to buy one, di ba? Wala nang problema dyan. Kung heart evangelista levels ka, go. Or if splurging is your way to relieve stress, go, okay lang din. Pero, hindi siya magiging worth it, guys, kung gagamitin mo lang siya na pang show off. Yung para bang, ay, yaman ako, ganon. Or para lang sumakay sa trend. That's a no-no. Because for me, ha, perspective ko, ang purpose lang naman ng designer bags is either collector ka lang talaga, or kapag average na tao ka, katulad ko ng mal na mamayang Pilipino, bibili siguro ako ng designer bag kung gusto ko i-reward yung sarili ko sa isang hard work, or yung ang tagal-tagal magtatrabaho, gusto mo makita yung fruits of your labor ba? Parang ganyan. Pero if you're going to ask me, yes, parang pareho siya ng ibang mga designer bags na brand, alam nyo na yan. Hindi pa naman kasi ako nakakahawak noon, but I think Teddy Blake bags are worth your money kasi they are 100% leather and also made in Italy. Talagang handmade ata sila, nakalagay sa authenticity card. And when I tried to compare yung price ng Teddy Blake from other designer bag companies, grabe no, parang you're paying 4 times the amount of this bag and same lang naman yung purpose. So, I think it's safe to say na ito ang designer bag ng mga normal na mamamayang Pilipino. And I think this is worth it kasi sobrang ganda niya. Na-test out ko na siya. And if this Christmas gusto nyong mag-purchase ng sarili nyong Teddy Blake bag, I am very happy to share with you na ang Teddy Blake is actually sale ngayon. Meron silang holiday or Christmas sale up to 70% off. Site-wide yan, guys, ha? And for example, gusto mag-purchase para sa sarili mo, sa mama mo, sa best friend mo, sa barkada mo, sa boyfriend mo, kung gusto yung dalawa kayo naka-Teddy Blake na bag, meron ka pa ma-receive na free gift. At kung gusto nyo malaman kung ano yung free gift na yan, then visit the website. Again, like ko sa description box down below. Kung hindi naman kayo nakaabot sa sale, okay lang yan. Kasi meron akong discount code and that would be TBSHENA20. I-type nyo lang yan, guys, sa upon checkout and you'll get extra discount. So I think that's it for this video, guys. And for our giveaway, i-announce ko lamang po ano, magiging live talaga. Nag-giveaway siya, parang game show ang ating giveaway through Instagram Live. So mag-live tayo sa 24. Tama ba? Oo, sa 24, December 24 at around 8 PM habang naghihintay kayo ng Noche Buena or Christmas dinner nyo. Ayan, mag-live tayo sa Instagram. And then, meron ako mga questions na tatanungin na mahanap din lang ang kasagutan sa aking mga vlogs. Pag nasagot nyo yun, inyo na ang prizes. So, meron tayong mapipiling dalawang winners. Okay? And also, last na, if you're watching this video, baka kasi mauna itong ma-upload kaysa sa Vice Cosmetics. Meron din tayong giveaway doon. So, i-update ko lang yung i-button. Go check that video after this video para manalo kayo. Diba? Tiba-tiba kayo. Bongga. And ayun, guys. Ito na lang yung pinakasimpleng way ko to give back to you as my viewers or subscribers. Kaya, ang aking giveaways is hindi siya yung follow-follow, ganyan-ganyan. Although, a part of the mechanics is ipa-follow nyo ako sa Instagram and Facebook to get updates kung sinong nanalo. Pero, gusto ko yung giveaway ko, ang mga mananalo
nanalo nun. Yung talagang nanonood, yung talagang sumusuporta ng totoong-totoo. Ayun. And speaking of supporters, oh my God, thank you to Za. Na, isa siyang follower din natin, guys. Hindi ko alam anong tawag sa atin. Shanatic, Shanalicious, Shanabis. Ayan. Gumawa siya ng Facebook page ko, guys. Ang pangalan is Shanagakayan group page or Facebook page. Rename ko din naman yun soon. Pero if gusto niyong sumali, ayan, nandyan na yan sa description box down below. Ayun, join kayo ha. Kasi siguro this holidays, ayan, gawa ko ng group chat. Tapos, basta, more na more para sa ating group page. Gemais! Meron ng 8 members as of now. Ayun. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Again, lagi akong nagsusorry kung mahaba. Pero kung nakarating kayo sa video na to, maraming salamat. Again and again, Merry Christmas. And thank you so much for watching. See you in my next one. Bye-bye!